Isang magandang buhay. Magandang gabi mga kapatid. Tayo magluluto ngayon ng isda. Ito yung huli nating sherry. So gawin natin siyang sweet and sour. So sa luto ito, mangangailangan tayo ng luya, bell pepper, carrot, sibuyas, tomato sauce. So slice pineapple. Yan siya. Slice pineapple, sugar, black pepper. So, umpisa na natin magayat para maumpisa na natin ang pagluluto. Tara, samahan niyo ako mga kapatid. So, ito, nakarating nila itong ating gulay. So, sabi nila bakit daw puro pahaba yung ating gayat, no? Kasi ito rin may turo din sa atin ng isang kaibigan. Na dapat daw yung paggayat ng yung gayat ng gulay ay naayon sa yung sweet and sour. Let's say yung isda mahaba, dapat daw mahaba din ang kung meatballs naman kaya fish ball or fish fillet, so pwede nyo na siyang lagyan ng korte. Let's say round, oblong or flower, ganyan. Pwede na siya. So ito yung ating pineapple, no? So yung syrup niya, lagyan natin sa dito. Okay? So, yung lakay, hindi natin sa kailangan. Okay. So, itong apple, pwede yung apat na slice lang ito. So, apat. Yan yung pineapple dati. Alright? Ngayon, ito yung syrup. Lagyan siya natin ng asukal. So, bali isang tomato sauce, lagyan ko siya ng tatlong asukal. Okay? Ayan. So, medyo matamis na yan. Pero, kailangan natin siyang dagdagan ng konting tubig. Hindi nagdagan ng konting tubig. Kahit ito. Ayan. Alright. Antayin na lang natin matuwid yung isda. At ipakikita ko sa inyo kung gaano kabilis ang magluto ng sweet and sour. So ito ang isa sa pinakamabilis na tutuloy sa panghaya natin sa ating hapagkain na. Okay? So ihanda ang asin, ihanda ang paminta. Okay? So ito, pwede nang balik ka rin. So, ito mga kamamalakaya, kaya sa likod, mabilis yung balik ka rin kapag sa likod niya pinandok, kaya. So, hindi nagulurog yung pian niya, hindi na-apekto yan. So, ipakita natin, wala yung luto niya. Pero kung sa pian, kadalasan, ang isa, nasisira. Pinitrito mo sa pian, sinasandok niya. Alright. So, ayan. So, nakaluto na tayo ng isa. So, may nakasalang pa tayong dalawang piraso. So, antayin-tayin natin malunod. Pakikita ko sa inyo pa paano natin ito higit. So, ito yung huling salang ng cherry. Malapit siya maluto. The next day. So ayan, mga kamamalakaya, medyo mainit na yung mantika, kaya umpisa na natin mag-isa kung paano magawa ng sauce ng sweet and sour. So, meron na tayong konting oil, olive oil, ang ginamit ko dyan. So ngayon, lagyan na natin ang luya. Okay? So dito, pagmasdan nyo yung mabuti, napakabilis magluto ng sauce ng sweet and sour. No? So, unahin natin yung luya. So, hindi na natin kailangan isang pumula ng makulang mapula, no? Yan. Ganyan na siya, no? Okay? So, may mabango na siya. Ilagay na natin ngayon itong
tomato sauce. Okay? Ayan. So, ganyan lang ang paggawa ng sauce ng sweet and sour. So, nakita nyo kanina yung ating syrup ng ano, ng decoder. Ito yung syrup ng ating sliced pineapple na nilagyan ko ng sugar, na. Okay? Pati muna natin pag-ilipituhan. So, lagyan na natin siya ng kaunting paminta. Ayan, ganyan. Kasi di ba ganun doon maglagay ng kaunting paminta? So, ayan, lagyan natin ng kaunting paminta. Nilagyan natin ng kaunting asin. Alright. So, kumulo na. At may kumalapot na yung ating sauce. Alright. Ilagay na natin ngayon itong ating syrup na may asukal at kaunting tubig. Alright? Ayan. Ilagay na natin yung ating sibuyas. Ayan. Alright? Halo-halo lang natin ng konti. So dito maaaring mag-add pa tayo ng asukal, ng tubig dahil baka sobrang lumapot yung ating sauce. So, makikita nyo buo yung ating sibuyas ba? So, bali yung isang sibuyas, pinag-apat lang natin, apat na parte. Yan ay kusa ko siyang mag-iwayo-alay. Okay? So, ang pagtitimpra lang kasi, ayon na sa inyong panlasa. Kasi, hindi ko tayo pare-paras ng tipla. So, para doon sa aking tipla na yun, na tatlong kutsaritang asukal, yung plus yung syrup nung yung pineapple, tapos yung isang tomato sauce, yung sweet and sour niya is naglalaban na ho yan. So yung aking kaunting budbud na sin, ay alam kong kulang pa. So dagdagan natin ng konti. So halos magwa 1 minute na yung sibuyas, no? So, ngayon, lahat ng gulay na ito, pwede na natin itong pagsabay-sabayin. Okay? So, nasa sa inyo kung gusto nyo yung lutong-luto yung carrots. Pero ako, mas gusto ko yung crispy ang carrots. Okay? Crispy yung onion, crispy yung bell pepper. So, pag nag-reheat kayo, doon pa lang siya mag... kung gusto nyo reheat, halimbawa. So, doon pa lang siya maluto ng gusto. Okay? Ayan. Ngayon, ilagay na natin itong ating pineapple slice. Okay? Voila! Yung mga vegetable natin, in 3 minutes, luto na yan, no? Pero hindi natin siya paabutin ng ganung patagal para hindi naman siya ganung maluto. Medyo crispy yung dating ng ating vegetable. Just a few seconds, that will be ready. Okay, pwede na po siya, mga kapatid. Okay, so ready na yan, mga kapatid. So, ganito lang. Yung sauce natin is ready na. So, ito yung ating mga isang ganitong isda. So, bali, katagan lang siya natin kung ay kung gano'ng karan yung gusto natin. Ayan.
meron pa tayong sauce para dun sa dalawang isda. So, para sa aroma, huwag natin kalimutan ang ating mga green leaves. At ayan. Alright. So, ayan. Ready na kayo kumain, mga kamamalakaya. Ito na ngayon yung itsura ng ating sherry. Sa aroma at amoy pa lang, ulam na. So ayun, maraming salamat sa panunod at magandang buhay po sa inyo lahat. Magandang gabi. Ka Hector po. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. At laging pindutin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng video na aking upload. Maraming salamat at muli, magandang buhay. Mantap!